Mega Mega Lam Janat Bosen Lajan. Okay. Andito po tayo ngayon sa isang reaction na naman na talaga namang sensational. Ito po ay walang iba kundi ang kasali ng ex ni Father Roniel. Ito po ay naganap sa Lipa, Batangas. Talaga lang pong nakaw, napakadami po ang nanonood nito ngayon. At sana po ay inyong panoodin din. Hanggang dulo po, panoodin nyo po at malalaman nyo po kung bakit hindi nagkatuluyan si Father Roniel at si Corina. Okay, abangan nyo po hanggang dulo upang malaman nyo po kung bakit hindi nagkatuluyan silang dalawa. Okay, eto na po. Panoodin po natin. Huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe, at share ng ating YouTube channel na Kabayan Channel Malaysia. Okay, salamat po sa inyo lahat dyan and God bless you always. Ayan, nakikita niyo naman po. Hapon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon din, Father. Thank you so much po. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina, kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, ano, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Kinakabahan siya. Kinakabahan siya dahil baka daw kung ano aking sabihin sa homily. At bigla pa nga pong walang magkakasal. Ano, kanina, kaya talagang kabado sa Corina. Ngayon po'y nariyan na si Father Janse na huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po, sa tunay, ay kinakabahan. Ano? Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Agoy! Una, kanina habang binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story, kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal, magkaiba sila ng version. Kaya hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Corina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ayun, magkaiba. Well, sila ay nagkakilala 2008. So hindi ko alam kung nasaan ang nawawala ilang taong yon. Ano, anong nangyari? Yun, maraming mga revelasyon pala ngayong araw na ito. At bago po ang araw na ito, nag-message sa akin si Corina sa Viber, sa Messenger. Uy, talaga naman po. Ayun po ang nakaw. Ay, napakasakit yata nun. Kaya, sa asawa. Agoy, nag-message pa sila. Si Father at saka yung kanyang ex na si Corina. Ay, hindi kaya masakit para kay Manuel na mapapangasawa niya si Corina. At talagang nagme-message pa sila, nag-PPM. Nakaw! Ay, talaga naman, oo. Ay, kung sa akin po ay medyo nakaselos yata yun ah, kapag ka ganon. Agoy. At nung sila'y nag-engage ni Manuel, yeah, kinakabahan na daw siya, kitang-kita niyo. Agoy. Nung isa lang po yung nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng sing-sing at ang kanyang... Agoy! At talagang nagpadala pa kay Father ng picture. Agoy! Husay tayo dyan! Nako! Ay Manuel! Ay tibayan mo ang iyong loob at ang buhay ay ganyan talaga. Sabi, Agoy. Father, may content ka na sa vlog mo. No. Uy! So, binablog ko itong kasal ni Corina. Okay. Uy, magaling si Father. Ano kaya ang YouTube channel ni Father at nagbablog din? Ito po ang kakaiba. Father, nag-YouTube din. Nagbablog. Agoy, sana all. Ang papasana all ka na lang talaga. Oo. Nagbablog. So, kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin eh, bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? No?
Natatawa na po si Father Jansen kasi alam niya lahat ito. Agoy, nahiya si Father. Ito naman po ay ano, no offense sa mga narito. Ito po ay para lang maging masaya tayo. Ano, Corina? Oh. Hala, oy, agoy. Ang dami ko na akong naikasal. Ito ho ang pinaka, ako'y nanginginig. Tinayin ako'y pawis na, no? Kami huwi kanina ni Corina, bago siya bumaba dyan sa sasakyan, kami nag-vlog na. In-interview ko na yan. Opo, napanood ko nga po yun. Nagpicturan no? Sila at nag-vlog muna sila. Bakit niya ho sinabi sa akin yun na i-content ko yung kanyang kasal? At nag-request din ho siya sa akin ng gospel. Ito ho special na gospel, pinili niya. Yun, talaga naman. Oo. Bakit? Bakit ka ganun? Kasi po si Corina, wow, sana all. Si Francis na po ang bahalang magpaliwanag naman. Natahimik so, na lang si Manuel. Madali na ito at kayo makasal na. Ano, dahil inihintayin nyo talaga ang araw na ito. Si Corina ho ay aking ex. Yeah. Agoy! Ex po. Yes po. Nakakahiya. Live pa naman tayo. Yes po. Ex ni Father. Okay. Yung ikakasal. Hindi ako sisigaw na yun. Kaya ho kanina si Jensen ay wala pa. Ano, kinakabahan na si Corina. Sabi kay Corina, hindi ata matuloy ang iyong kasal. Sabi si Jensen ay kasabwat ko eh. Best friend ko ho yung magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi oh, nadaling si Jensen, parang ayaw ituloy. Ano, gayunpaman, the past is past. Ano nga, Corina? Yes, yun po ang talagang maganda na sinabi ni Father Roniel. Past is past. Tama po yun. Yun pong ating nakalipas ay dapat po nating kalimutan na. At ngayon po may padadating na pagmamahalan na bago ay kailangang move on. Ika nga, agoy, usay tayo dyan. At sa mga nagmamahal po dyan, ay kung may bago na po kayo, ay move on na. Yun ay matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y pari na. At ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. No? At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang masaya siya. No? Kasi ramdam niya nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ng umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. No? Yun nga lang, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila magkakilala. Kung 2008 o 2014. Yan, nag-aaway na. Agoy. Kita niyo sa monitor, oh. Ngayon pa man, ano, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. Hayaan yung gumawa ng himala ang ating Panginoon. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. Pero wala na yun. Ano, si Ayun, talaga po palang maka-Diyos si Roniel, si Father at saka po si Corina. Talaga po nga doon sila nagkita sa simbahan at talagang nakaw ay kaya pala lang. Wala kanyang papakasalan sa at alam kong kayong dalawa ay talagang sabi nyo nga ay gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. No, nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos. Kaya dumating ang araw na ito. Kayo ay nagkatuluyan, kayo ay magpapakasal sa isa't isa. Kaya nga, again, para yung inyong mga ordinary things in your life ay maging cause of celebration, para yung tubig maging alak, hayaan yung makialam ang mahal na ina. Hayaan yung gumawa ng himala ang ating Panginoon. Yun ang una. Pangalwa, ano pa hong meron sa alak at sa tubig? Kung inyong mapansin sa misa, naghahalo ng kaunting tubig ang pari sa alak bago mag-consecrate. Ayun, ito yung pag-iisa natin doon sa alak na magiging dugo ng ating Panginoon. Kaya, ganun din ang gagawin ninyo bilang mag-asawa. No? Huwag kayong manghihinawang makiisa sa
mga paghihirap ng ating Panginoon. Ano ba yung tubig? Ito yung inyong luha, ito yung inyong pawis. Yung mga luha at pawis nyo sa araw-araw, ialaw nyo sa Diyos para kasama ng kanyang dugo ay aalay sa ating Panginoon. No? So ito yung bilin ko. Ayaw makinig ni Corina. Sa akin ka tumingi. Agoy! Oh, say! Okay, Corina, ito ang bilin ko sa iyo. Kayong dalawa ni Manuel, yung mga pawis, yung mga luha na mararanasan nyo bilang mag-asawa, no? Katulad ng tubig na isinasama natin sa alak, iaalay natin sa Panginoon. Para ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan. No? Yung inyong mga pawis at luha ay maging dugo din ng ating Panginoon. Pakikiisa sa kanyang mga paghihirap. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo talo sa buhay mag-asawa. Yo naman! So, yun ang, kita ko na sa mga mata ni Manuel, sabi ko kayo, ano na? Ikasal na kami. Ano? So hindi ho ako magkakasal. At si Father Jansen, narito na si Father Jansen. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako tisigaw ng itigil ang kasal. Walang gayon. Sa pelikula lang yun ang iyayari. So muli, congratulations kay Manuel at kay Corina. Best wishes at dadako na po tayo sa rito ng kasal. Ayun nga, hindi ko po may paliwanag kung masakit ba sa kalagayan ni Father Roniel o masakit din ba sa kalagayan ng mapapangasawa ni Corina na si Manuel. Ay, hindi po natin may paliwanag kung ano ba talaga ang kanilang nadadalmang sa ngayon. At ito po ang dahilan kung bakit po hindi sila nagkatuluyan. Okay, may nagtanong po kay Father na kung yung pupang pagpapari niya nung bata pa ay talagang pinangarap niya. Ang sabi po ni Father ay hindi at ang gusto niya daw po ay dok. Ayun, dok pala. Ay paano nga naman napunta sa pagpapari? Sabi niya ay, there's this woman na minahal ko na 21 years ago. Agoy, ang tagal na pala. Medyo matagal na, matagal-tagal. Ayun pala po ang isang dahilan kung bakit si Father ay ang pinili ay pagpapari. Okay. At ito lang po ang isa pa. Yes, even though na siya yung makakasama ko sa altar. Ah, talaga naman pala, oo. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, kinuha siya ng kanyang magulang at dinala sa States. Ayun, nakapangako po siya na pagbalik niya ay papakasalan niya daw ito. Ngunit, medyo nagtagal po na hindi nakauwi si Corina. Hindi po natin alam sa kadahilanan o ano paman. Ngunit ganyan po ang desisyon yun. At ganun po talaga. Ito pa po ang isa. Nawalan sila ng contact. At ayun na po. Nung mga ibang bansa sila yung si Corina. At ipinagdasal niya. At humingi siya ng sign. Uy, parang si Kabayan din. Humihingi ng sign kay God. Ayun, humingi po ng sign si Father Roniel na kung hindi siya bumalik sa loob ng 10 taon ng paghihintay niya, ayun, magpapari daw po siya. Ay, kaya po naman may isang salita din talaga si Father. At hindi na po siya bumalik within 10 taon. Napakatagal niyo po. Napakatagal po nun, 10 taon. Ay, kaya po hindi na po nahintay ni Father. Okay. Ngunit kung kailan po na pasampung taon na, ay saka naman po bumalik si Corina sa Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan pong yon ay nagpapari na noon si Father Roniel. Ay wala na po sa balak na ayon.
na matuloy pa yung kanilang pagmamahalan, at dahil ipinalam na po ni Father Uniel na siya ay nagpaparina, so si babae po na si Corina ay naghanap na din. At ayun po, nagplano na din silang ikasal. At ayun po, kay tagal kong hinintay, sabi ni Father, ay ang masasabi ko po dyan, ay talagang kung hindi mo sila itinadhana, ay hindi po talaga. Ang masasabi ko po pong isa, ay pinagtagpo sila, ngunit hindi itinadhana. Iyan po ang magandang kasabihan. Pinagtagpo, ngunit hindi itinadhana. Ayun po, nalaman niyo na po kung bakit at kung paano at ang naging dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan si Father Uniel at si Corina. Ay mahaba pong istorya. Sana po ay naintindihan niyo. At sana po ay inyong tulungan silang makalimot. Ipagdasal po natin ang kanilang katahimikan. Thank you so much po sa inyong lahat. And advance maligayang Pasko po sa